Hello mga ka-legit Dover Gods! Kapapasok lang na balita kung saan itong si Mr. Willie Revillame ay hindi ang siyang kapalit ng Tape Incorporated or ng Tahanang Pinakamasaya. Isang dating legit Dover Gods ang tinatap ngayon ng GMA kapalit ng Tahanang Pinakamasaya. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, guys, ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ang aabangan natin sa mga susunod na episode ng Eat Bulaga ay kung saan yung kanila pong tinaping na pang Holy Week pero parang hindi pa Holy Week next week, pinopost na po nilang ilan sa mga posters and mga materials na kailangan nilang ipakita sa public kung ano yung mga aabangan nating episode. Kaya naman pala, there are times na wala yung mga host, no, sa panahon ng kanilang dito po ng mga fev dahil yun po yung kanilang pinaghahandaan. So una na dito yung Love by Thy Neighbor na nandun si Tito Sen, si itong si Jose Manalo, Main Mendoza, and Miss Raisa May Dizon. So abangan natin yan, ano, isa sa mga episode kung saan nakita din natin at gaganap din si Mishara Soto na anak ni Tito Sen and si Atak and ang Angie. Yan. So, Sam Rascal and S.Q. Jean Drilon. So, mga talagang ipinasok nila yung mga baguhang artista po ng TV5. And of course, meron din tayo mapapanood naman kay Joey De Leon. Yan. So, ito naman yung kasama niya dito si Mr. Wally Bayola, Alan K. Paulo Ballesteros, and Miss Karen Ice Troop. Ayun. So, kaabang-abang to kasi this is gonna be the first ever na pagganap ni Miss Karen, ano, dito po sa kanyang acting skills. Tingnan natin kung talagang mabibigyan niya ng justice yung kanyang karakter. Yan kasi yung mga kaabang-abang talaga eh. So, hindi ko lang sure kung pati si Atasha Mulak ba ay mapapanood natin kasi parang dalawang poster lang yung nakita ko sa kanilang post dun sa official Facebook page po nila. Pero syempre kaabang-abang ilang mga episode na yan. And this time, ito na nga dahil pinag-uusapan pa rin ngayon dahil officially ay nag-bye-bye na nga ang Tape Incorporated or Tahanang Pinakamasaya dito po sa GMA Network. So, nagsimula na po sila nung Monday na mag-air ng mga movies, which is bagay na kanilang i-announce officially na yun po muna pansamantala yung napapanood sa kanilang noontime program. At marami rin mga naglalabasa na mga news na may mga kinakausap or parang lumalabas sa balita na itong si Mr. Willie Revillame di umano ang isa sa mga kinakausap ng GMA Network para ipalit dun po sa Tahanang Pinakamasaya. Yan po ay lumabas sa isang balita na online. Ayan, so sabi po dyan, Willie Revillame ipapalit sa Tahanang Pinakamasaya with question mark. So yun po yung katanungan na talagang pilit na hinahanap ng kasagutan ng ilan sa mga legit. Kasi kung mapapansin nyo, matatandaan po ninyo, dati po kasi is nag-a-ask itong si Mr. Willie Revillame to get back to GMA. Going back to the issue or going back dun sa history nitong si Mr. Willie, ang ganda po ng slot na binigay sa kanya noon bago po news updates ang GMA 7, ibinigay sa kanya yung slot na yon para papasok. Mga parang evening variety show siya eh. Pero dahil po na-entice ang isang Willie Revillame sa bagong ALTV, yan, kung saan pag-aari ni Mr. Villar, no, at na-entice po siya na pumasok po doon, iniwanan niya yung kanyang slot dito po sa GMA. Ngayon, dahil hindi naman po nagkaroon po ng magandang effect or naging maganda yung result ng channel na yon, ng network na yon, pilit na bumabalik itong si Mr. Willie Revillame sa GMA. Pero, how sad,
na parang hindi na po siya pinagbigyan. Ngayon, ito pong GMA ay naghahanap at sinasabing hindi si Wilry Villame ang ipapalit kung hindi nagtatap sila ng isang dating Dabar Cards na nagngangalang Michael B for a noontime show versus Vice Ganda and TBJ. Yun po yung ilan sa mga updates po nitong Rappler, no? Alam naman natin, very legit po ang Rappler. Sinabi nila na parang nagiging guessing game daw. Will GMA Network move its showtime to its flagship pre-TV channel 7 or will it upgrade in a variety show TikTok lock and make it go ahead to head with its showtime and EAT Bulaga or will it put up entirely new noon show? So yun yung tatlong pinagpipilian. It's either ang TikTok lock ang ilalagay nila sa noontime program na itatapat sa its showtime at EAT Bulaga or ang It Showtime ang ilalagay nila sa main channel. Pero hindi po tinanggihan po ng It Showtime yung alok ng GMA na sila ang maging noontime program ng GMA. Kasi nga naman, syempre, parang maaalis sa pangalan ng It Showtime ang ABS-CBN Kapamilya na bagay na kanilang pinipreserve. Na kahit po nakikibahay lang sila doon sa isa sa mga channel po ng GMA, ay still, sa puso nila, they are Kapamilya. At of course, meron din po mga sinasaalang-alang, no? May mga sinasaalang-alang din po ang It Showtime bago sila lumipat dahil hindi sila pwede magbigay ng or mag-promote ng kani-kanilang mga programa kapag po nandun sila sa main channel. Pati nga po dito sa GTV, bawal, di ba? Napakaraming bawal. So, cancel po yon. Sabi dyan, hindi tinanggap ng It Showtime ang alok ng GMA na maging noontime program sa nasabing noontime slot. Ngayon, yun po yung pinag-uusapan na itong si Mr. Michael B ang siyang kinakausap ng GMA Network na siyang magiging kapalit di umano or magpuproduce sila ng panibagong noontime program. What is GMA Network Incorporated going to air after the media conglomerate and Halosos led television and production exponent incorporated tape decided to axe Tahanang Pinakamasaya, Home of the Happiest? This decision to air movies from 12 noon to 2 p.m. is likely just temporary. It doesn't look like ex-convict Romeo Halosos Sr. can put up another show and pay airtime fees to GMA. Wala po sa plano nila yon, ha? Will GMA move ABS-CBN, It's Showtime, from its pre-TV channel, Good TV, its flagship sa GMA 7? Ayan. So, according po dyan, isa po yan sa mga, ano ngayon, isa sa mga palaisipan kung totoo ba na itong si Mr. Michael B ay tinatap at papayag na makalaban niya ang TBJ na dati niyang or It Bulaga na dati niyang pinanggalingan para po sa noontime program ng GMA Network. Ang desisyon, it is always comes from Mr. Michael B kahit po siya ay talent ng GMA Network. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates.